Hello guys! Hello mga Forex Traders, mga Bitcoin Traders! Kamusta kayong lahat? Sana kumita na kayo. So sa video na to, pag-usapan natin, i-review natin yung Coins Pro ng Coins.ph. So yun yung bago nilang trading platform para sa mga cryptocurrency trader. So konektado lang yun sa Coins.ph account nyo. Click nyo lang tong All Services, tapos Coins Pro. Tapos go to Coins Pro. So, ito yung website nila, pro.coins.asia. So, pag nag-login tayo dito, click natin itong login. So, automatic yung coins.ph account natin yung ilalagay natin. So, yung account mo dito, coins.ph lang din na account. So, makita natin sa ngayon, August 15, 2019, Coins Pro is still in private beta. Please visit points. pro.coins.asia to join our waitlist. So, hindi pa to naka-public, hindi pa tayo pwedeng mag-trade dito. Pero pwede nating tingnan at sumali kayo sa waitlist para alam ng coins.ph na maraming nag-aabang sa trading platform na ilalunch nila. So, balik lang tayo sa pro.coins.asia. Okay, tingnan natin dito yung trading platform nila, anong itsura tulad nitong nasa picture dito. So, click lang natin itong Explore Coins Pro. Tapos, ayan, makikita na natin yung trading platform. So, nasa gitna, ito yung chart. So, basic chart. Ayan. Click mo lang sa taas. Tapos, pwede mong ilipat din sa advanced chart. So, halimbawa, ito naglo-loading basic chart. So, basic lang pag nilipat mo sa advanced. Meron ka nang makikita mga tools sa gilid. Yan. So, ang chart na ginagamit nila ay chart din ng trading view. So, pag gusto mo na mas maganda tingnan yung chart mo, pumunta ka lang sa trading view. Click mo lang to dito, trading view. Tapos, pupunta ka dito. Click mo tong chart. Tapos, dito is dollar. So, chart ng Bitcoin. So, may mga tools din dito. Saka mas marami. May mga news din dito sa baba makita mo. So, balik tayo sa Coins Pro. So, dito sa taas, makita natin yung anong market yung ititrade mo. Halimbawa, ito Bitcoin to Peso. Dito naman, pwede mo ilipat sa Ethereum, BCH, XRP. So, depende na yan kung anong gusto mong itrade. So, kung napansin nyo, Peso na siya. Hindi tulad ng ibang trading platform ng Bitcoin or cryptocurrency. US Dollar. Halimbawa, BTC USD. So, ito, Peso na. So, saktong-sakto para sa mga Pilipino. Hindi na tayo mag-hassle, mag-convert ng US dollar to peso, extra charge yan. So, dito, available balance, total balance, PHP at Bitcoin. So, wala pang laman kasi wala pa naman to. Hindi pa natin magagamit tong Coins Pro. Dito naman sa right side, order book. So, ito yung mga nagaganap na trade ng Bitcoin. Mga bumibili, mga nagbibenta. So, dito makikita. Tapos, so, sa baba, makita yun kung may open orders kayo tsaka yung mga orders nyo na na-filled na. Dito sa baba, makikita. So, sa taas naman, dito makita yung presyo ng Bitcoin at magkano yung ilang percent yung ginalaw last 24 hours. So, last 24 hours, bumagsak yung Bitcoin ng 5.67%. Tsaka dito rin makita yung bid tsaka asks na ito yung pinaka-importante kasi as a trader, ito yung spread, ito yung i-consider natin habang nagte-trade tayo. Kasi malaking kaltas yan o malaking percentage yan sa trading natin ng Bitcoin. Okay, so pag-usapan natin ngayon yung fee or commission ng Coins Pro at saka yung spread. Yun yung bid saka ask. Ang spread, yun yung diferensya ng buy saka sell. So halimbawa, pumunta ka ng banko, meron kang $1, pinapalitan mo ng peso. So pinalitan nila, 50 pesos lang yung palit nila sa $1 mo. Pero nung ikaw ay gusto mong bumili ng $1 sa kanila, pag bumili ka sa kanila, ang benta sa'yo, nila sa'yo ng $1 ay 52 pesos. So, ang diferensya, 52 tsaka 50 ay 2 pesos. So, yun yung kita ng banko. So, yun yung spread. Okay, so dito naman sa bid tsaka ask ng Bitcoin, buy tsaka sell ng Bitcoin price dito sa Coins Pro, yung spread nun, yun yung kita ng Coins Pro. At iba pa yung mga fee. So, tingnan natin kung magkano yung fee dito at magkano yung spread. Okay, balik lang tayo sa homepage ng Coins Pro. Tapos sa baba, titingnan natin dito yung limits and fees. So dito makita natin, napaka-importante ito.
So trading limits dito sa Coins Pro. Unlimited, minimum trade size is 10 piso lang. So napakaganda, 10 piso lang makabili ka ng Bitcoin, makapag-trade ka na, makabili ka na ng Ethereum o kung anumang crypto 'yan. So balance limit unlimited, deposit unlimited. Kung bilyonaryo ka, deposit ka siguro ng bilyon, walang problema. Unlimited eh. So sa withdrawal limits naman, so napaka-importante ng verification nila para sa safety na rin. So pag level 1 lang, nakagumawa ka ng CoinsPH account, na-verify yung email mo at yung number mo, hindi ka pa makapag-withdraw. Kailangan mo maging level 2 na na-verify mo yung email mo at number mo at saka na, yung ID mo, saka nag-selfie ka dito sa app ng Coins.ph. So makapag-cash out ka na nun, makapag-withdraw ka na, transaction mo ay 250 maximum per month. So pag level 3 ka na, na-confirm na rin yung address mo, so makapag-transaction ka na ng 500,000 pesos a day. 15 million pesos per month. So dito sa baba unlimited na. So okay, ito yung pinakaimportante ngayon, yung fee. Depende yan sa volume tier. Okay. Nakalagay dito minimum 0 to 250,000. So si 1 peso to 250,000 pesos ang fee noon pag bumili ka ng Bitcoin ay 0.15%. So ililista lang natin yung fee. Lagay natin dyan. Fee 0.15%. Yan. So dito natin kikwentahin kasi tulad ko na hindi naman ako nabili ng 500,000 na isang bilihan lang ng Bitcoin. So dito lang tayo sa kaya natin pababa. So, pero tingnan lang natin yung 250,000 hanggang 500,000, 0.14% lang yung fee. Tapos, palaki ng palaki yung volume ng trade mo, liliit yung fee nila. Kasi, malaki yung pera. Halimbawa ito, 15 million. So, 0.06% na lang yung fee nila. So, kwentahin lang natin dito sa 0.15% fee. Okay, nakalagay na dyan. So, punta tayo sa explore natin ulit. Tingnan natin ulit yung price ng Bitcoin ngayon. Explore natin. So, ang price ng Bitcoin ngayon, pag bumili ka ng Bitcoin ay 520,000. Yan, so sulat natin dito. Pag bumili ka, 520,000. Ayan, pag binenta mo naman, 516,010. So, 516,010. So, yan. Okay. So, kuhanin mo natin yung fee. Halimbawa, bumili ka ng isang Bitcoin worth of 520,000. So, may fee na 0.15%. Magkano yun? 0.15% of 520,000. So, ang fee ng CoinsPro or Coins.ph ay 780 pesos. So, 780 pesos, yun yung fee nila. Bumili ka ng isang Bitcoin na kalaga ng 520,000. Ngayon, hindi lang yun yung kita ng Coins Pro kasi yung spread kita rin nila yon. So 520,000, kuhanin lang natin yung diferensya, yun yung spread. 520,000 minus 516,010 tama, so equals 3,990. Lagyan natin dito 3,990. So ito yung spread nung bumili ka ng Bitcoin, ito yung spread. So, ibig sabihin, negative ka na agad ng 3,990 plus 780. So, pagkabili mo pa lang ng Bitcoin, isang Bitcoin, negative ka na ng 4,770. So, siyempre, mukhang malaki kasi 4,770. Pero tingnan nyo naman kung magkano yung binili niya. 520,000 pesos naman. So, ilang percent lang to? Yung 4,770. So, kwintahin natin. Kuhanin mo natin yung spread kung ilang percent yun. 3,990. 520,000. Yan. So, ang spread ay 0.77%. So, sulat natin dito. 0.77%. Yan. So, ito yung spread. 0.77%. Plus 0.15% na fee,
So total ay 4,770. So magkano 'yon? Ilang percent 'yon? 4,770 total ay 0.92%. So 0.92%. So ibig sabihin, no, pagbili mo pa lang ng Bitcoin, isang Bitcoin naghalagang 520,000, so negative ka na agad ng 0.92% na ang halaga ay 4,770. So yun na yung kita ng Coins Pro. At hindi lang yon, halimbawa ngayong araw, bumili ka ng Bitcoin. Halimbawa sabihin natin tumaas ng 5% yung Bitcoin. So magkano kinita mo? 5%, tumaas ng 5% yung Bitcoin. So lagay natin, what is 5% of 520,000? So kumita ka ng 26,000 pesos. So kumita ka ng 26,000 pesos. 26,000 pesos kumita ka. So ngayon, ibibenta mo na yung Bitcoin mo kasi kumita ka na ng 26,000 pesos. So pag benta mo, may spread na naman yun. Kasi buy tsaka sell, may spread yun. So mangyayari doon, negative 3,990 ka na naman. So ililista ko, 3,990. Okay. So 3,990 plus, i-plus natin yung 4,770 plus 3,990 equals 8,760. So 8,760 pesos. So ito yung total na fee at spread na kinita ng XM sa trade mo sa pagbili mo ng Bitcoin at pagbenta mo. So ilang percent yon? So 92%, 0.92% yung 4,770 ito plus 390 pa plus 0.77% equals 1.69%. 1.69%. So ito yung total na fee tsaka spread round robin and vice versa yan pagbili at pagbenta. So 1.69% yung total. So sa 520,000 mo na biniling Bitcoin, binili mo tapos binenta mo, umakyat ng 5% ngayong araw na to. Simula sa pagbili mo, umakyat ng 5%, dapat kumita ka na ng 26,000 pesos. Pero nga meron kasi ng ano, may commission kasi at saka yung spread. Ang kinita mo na lang ay 26,000 minus 8,760. So kinita mo na lang ay 17,250 pesos. So depende naman yan sa laki ng account mo. So halimbawa ito 1.69%. So ito yung 1.69% ng 520,000 na trade mo. So halimbawa nag-trade ka lang ng 100,000 pesos. Bumili ka tapos binenta mo, kumita ka. So ang naging total charge ng Coins Pro ay 1.69% ay 1,690 pesos yung kinita niya sa ng Coins Pro sa trade mo. So depende yan sa laki ng account mo. So halimbawa 100 pesos lang yung trade mo, so 1.69 pesos lang yung naging commission o trading fee ng Coins Pro. So depende yan sa laki ng account mo. So normal lang to sa mga trading, kung nagte-trade ka ng Bitcoin, Forex, stocks, normal lang yan. Normal lang yung fee tsaka spread. So natural lang yan. Yun kasi yung kita ng broker. Pero itong charge na to, itong fee na to na 1.69% ay mababa na yan pag ikinumpara natin yan sa ibang broker. So pakita ko sa inyo, ikumpara natin kung magkano yung total fee nila, kung ilang percent, para maliwanagan din kayo na uy, ang laki, parang lugi na agad ako ng 1.69% sa pag-buy at sell ko. So ayos lang yan. Yung Bitcoin naman, tumataas naman yan ng 20% sa loob ng isang araw. So na wala lang yan, parang di mo talaga maiiwasan yan. Ang importante na lang na mas mababa yung percent na total charge ng broker, mas maganda, mas nakatipid ka. So isipin mo naman, kung 10 beses ka nag-buy and sell dito ng Bitcoin, so i-times 10 mo to, so 80,760 pesos yan. So kung yan ay 1% lang,
So mas maliit, mas nakatipid ka, di ba? Okay, pupunta lang ako dito sa kilalang trading platform. So, stock market, buong stock ng US, Europe, buong mundo, saka Forex, cryptocurrency. So, pwedeng mag-trade dito. Pwede ka rin kumopya ng mga trades. Mag-copy trade ka lang sa mga magagaling na trader. So, ang website na to ay eToro. Andito yung link sa video description pag gumawa kayo ng account. So, punta lang tayo sa crypto, tapos Bitcoin. So, ito yung Bitcoin. So, titingnan natin, ikukumpara natin to sa ito, matagal na to. So, kilala na to buong mundo. Kukumpara natin yung mga fees nila, yung charge nila kung makasabay ba itong Coins Pro na ilalabas ng coins.ph. So, click natin tong trades. Dito, walang commission to. So, kung mapansin nyo, dito sa Coins Pro, may commission na 0.15%. Pero okay lang, maliit lang naman. At least alam natin yung total na fee ay 1.69. Ano yun? 1.69%. So, kwintahin lang natin dito sa eToro kung saan matagal ng platform kung ilang percent yung total na commission nila or yung charges nila. So, pag nag-buy dito, makita natin yung Bitcoin, price ng Bitcoin ay US dollar to. So, yun yung pinagkaiba dito, US dollar to. BTC USD sa Coins Pro, Coins PH. BTC to peso na. So, 10,017. Ayan, tumaas na. 10,021. Pag sell naman, 9,946. Ayan din. 9,946. 10,946 US dollar. So, pag minainos natin yan, yung spread. So, ang kita ng broker dito, ng eToro, wala silang commission, kumikita lang sila sa spread. 10,021 minus 9,946 equals, so $75. So, $75 US dollar yung spread dito sa eToro. Tapos, kwentahin natin kung ilang percent ba yon. So, $75 is what percent of 10,000, ayun, 10,021, 0.21. So, yon ay 0.75%. So, pagkabili mo ng Bitcoin, may spread na 0.75%. Ayan, 0.75%. So, tumaas ng 5%, kumita ka, binenta mo. So, may spread na ulit na 0.75%. So, ito times na yun, 0.75% times 2. So, 1.5%. 1.5%. So, ito yung total na charges or fees dito sa eToro kapag nag-trade ka ng Bitcoin. Pagbili mo, tsaka nung pagbenta mo na, kumita ka, ang naging kaltas lang, naging charges lang ay 1.5%. Sa coins.ph, Coins Pro ay 1.69%. So, mataas ng 19%. Mas mataas ng 0.19%. So, masyadong mababa lang naman yon. Kasi pag, tandaan nyo, ang coins.ph, ang Coins Pro, naka-peso na siya. Peso. Kahit may fee siya na 0.15%, at least peso na yon, Bitcoin to peso. Dito kasi sa eToro, kahit mababa siya ng konting percent, US dollar naman. So, pag nag-deposit ka, yung conversion pa lang, nag-deposit ka gamit ang banko mo, bank account, nag-deposit ka. So, yung conversion pa lang ng peso to US dollar, so, may spread na yon. So, may kaltas na yon sa pera mo. Nabawasan yung pera mo. Yung nag-withdraw ka from US dollar, minidraw mo, ginawa mong peso, pumasok sa banko mo. So, may charges na yun, may spread na naman yun. So, nabawasan naman yung pera mo. So, pag kuwenta mo yun, mas malaki yung maging charges dito sa eToro. Dito sa Coins.ph, Coins Pro, hindi na kasi peso na siya, diretso. Pag deposit mo, peso. Pag withdraw mo, peso. So, wala nang spread ka ng babayaran sa pag-deposit at withdraw doon lang sa pagbili at pagbenta mo ng Bitcoin. So, yun lang. Sana naintindihan nyo yung paliwanag ko dito at sana nagustuhan nyo tong video ko na to. Kung nagustuhan nyo to, sana mag-subscribe kayo sa YouTube channel ko para
Lumaki naman yung YouTube channel ko. Isa akong forex trader at mag-upload ako ng maraming videos dito about trading, kaya sana mag-subscribe kayo para updated kayo. Yun lang, maraming salamat.